Sabi ni Tofi, meron daw siyang sagot doon. Ayan. So let's pick up from that point po nung discussion natin ayan kanina. Oh. Alam mo, napaka-common question, Sir Braggy. Mm-hmm. Bakit nga ba ayaw magsabi tungkol sa mental health ang mga Pinoy, di ba? Bakit ayaw pag-usapan? Now, una sa lahat dyan ay kultura. Mm-hmm. Sa atin kasi, tinuruan tayo na ang magiging mga pagkakatiwalaan mong tao ay ang pamilya mo. Okay. May problema ka, magsabi ka sa nanay mo. Mm-hmm. May problema ka, humingi ka ng payo sa tatay mo. Yes. So dahil doon, natututunan natin na kapag meron tayong pinagdadaanan, yung mga taong mas malapit sa ating buhay ang una nating nilalapitan. Mm-hmm. However, may disadvantage yun, Sir Braggy. I'm not saying na hindi siya tama, ah. Pwede naman talaga. Ang disadvantage lang nun, syempre, familiar sa'yo yung mga taong kinakausap mo. Mm-hmm. Nanay mo yan, eh. Tatay mo yan. Uh-huh. Diba pag kunyay, tinanong mo sa nanay mo, nay, guwapo ba ako? Uh-huh. No, no question yan. Nasagot ang nanay mo. Syempre naman. Oh, ano kita, eh. So, meron kaunting bias na mangyayari. Okay. Kapag nangyari ngayon yon, ang nagiging problema, maaaring hindi nila nasasabi sa'yo yung kailangan mong maisaayos mm-hmm. o kailangan mong malaman tungkol sa iyong pagkatao. Mm-hmm. Kasi kumbaga maaaring poprotektahan pa rin nila yung damdamin mo. Pero pag kunyari you talk to a psychologist or a psychiatrist, mga licensed professionals, yung mga yan, they become objective. Kumbaga we don't know you from Adam. So kumbaga para sa amin, we would like to see you receiving insight, understanding your condition, and understanding what you can do about it. Kumbaga, we do not settle on the idea na hindi, okay lang yun kasi ayoko siyang masaktan. Ayaw mo sabihin yung totoo. Oo, sa amin hindi. We will blatantly say, you know what? This is what's going on. And these are now your options. May pinapakita options. Yes, kasi sa counseling and psychotherapy, Sir Braggy, you don't direct people what to do. What you're giving them are their options and the consequences of each option that they could pick. The results. Uh-huh. Yes. You explain that pa rin. Every step ko, ano yung resulta ng bawat option that yes. they might choose. Mm-hmm. Kasi at the end of the day, we do not tell people how to live their lives. We just help them understand where they are, what they need to do, and what are the consequences of their choices. At the end of the day, yung tao pa rin syempre ang magdidesisyon sa sarili niya. Opo, tama. So, yeah, ganun yun. So another factor is that minsan kasi talaga yung kultura ng machismos dito sa Pilipinas. Ano yung sabihin nun? Yung tipong talagang macho lalaki ka, matibay ka. Kaya nga, marami akong mga pasyente na magsasabi, ba't ako magpapa-psychologist? Tatay ako. Oo. Matagal na ako nung tatrabaho. Matibay ako. Pader ako na haligi ako ng ganyan. You know, I always tell people, Sir Braggy, wala sa gender yan. Mm. Kahit anong gender mo, pwede kang magkaroon ng mental health concern. And okay. at the same time, lahat tayo, basta ikaw ay tao, basta ikaw ay may pag-iisip, Mm-mm. talagang maaapektuhan ka ng mental health problems. Wow. So it's not something na makakaiwas ka. You know, statistically speaking, in any given lifetime, mm-hmm. 1 out of 4 people ang may mental distress. Okay. So, ibig sabihin, 1 out of 4 sa atin nakakaranas ng paghihirap. Hindi man ito legitimate kagad na sakit, Mm-mm. pero yung the mere fact na nakakaramdam ka ng lungkot, nakakaramdam ka ng dusa, ganyan. Yung iba nga, matagal nakakaramdam ng lungkot, 2 taon minsan, may mga ganun. Tapos di nila alam na nalulungkot pala sila, ganun? Yes. Meron kaming tinatawag, Sir Braggy, sa psychology na dysthymia or yung tipong medyo light version ng depression, medyo mas kaunti ang sintomas, pero ang default mood mo lahi kang negative, lahi kang malungkot, lahi kang low of energy. Parang ang daming taong ganun ngayon. Ay, marami talaga. Tsaka yung iba kasi talagang very frustrated. Ngayon, minsan may mga nagtatanong din sa akin, hindi kaya talaga bang lungkot at itong nararamdaman ko, depression na? Sabi ko minsan, alam mo, may mga pagkakataon din, hindi ka naman depressed. What happened there is that you are grieving. May mga ganun eh. Kasi ang tao, pag kunyari may nawawala sa atin, uh-huh. we need to grieve. Hindi lang sa ating kamag-anak o sa mahal sa buhay. Uh-huh. Minsan, lifestyle. Yes. May ganyan. Uh-huh. For example, magre-retire ka na. Mm-hmm. Tapos na ang pagtatrabaho mo. So, inasanay ka, araw-araw pumapasok ka sa opisina. Correct, apo. So, you are grieving for the lifestyle that you had before. Dati kang mayaman, nagsara ang negosyo mo dahil sa pandemic. Oo. May tanong ka ba sa kalusugan mo? Marami ka na bang nakakausap na nagsasabing baka malala na ang sakit mo? May mga nalalaman ka ba sa social media na pareha sa nararamdaman mo at ngayon malala na ang sakit nila? Naku, ang dami nang namamatay sa maling akala. Eksperto dapat ang pinakikinggan mo. Tutukan ang DWIZ Manila at lahat ng D
WIZ sa buong Pilipinas. Kasama ang social media ng DWIZ. At manood syempre sa Aliw 23 Free TV. Manood, makinig at i-follow ang DOH, Department of Health. Programang malaking help sa health. Kasama sina Maru Pahati Sarne at si Braggy Braganza. Kasama ang mga totoong eksperto para tama ang impormasyong makuha mo. DWIZ, DOH, Department of Health. Monday to Friday, 1 p.m.